Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Pakisulyapan ang mga katabi bilang pagbati. Yan. Pinabati rin natin ang mga nakasubaybay ngayon sa misang ito na nasa kanilang mga tahanan. Patiin po natin ang Panginoon natin ng malakas nating palakpak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nabanggit po sa introduction ng Misa na ang linggo raw pong ito ay 33rd Sunday. Ang huling linggo bago ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagkahari ni Kristo. Kaya sa susunod pong linggo ay Christ the King Sunday. Yun po ang parang ending ng taong itong taong pangliturhiya ng simbahan. At pagkatapos nun, magsisimula uli ang panibagong taong pangliturhiya ng simbahan. At kapag ganito nga pong panahon, ang ating pansin ay dinadala sa paghahanda sa katapusan o end. Kaya ang mga pagbasa natin ngayon ay patungkol sa pagpapaalala ng paghahanda sa katapusan. Ano raw ba ang ayan. Ano daw ba ang akmang simbolismo ng end? Yung daw bang clock, yung orasan na relo, kagaya ng nandyan sa gawing kanan, o yung hourglass? So, familiar naman tayo sa hourglass, ano? Mas akma daw pong gamiting simbolismo yung hourglass, kasi yung relo, yung kamay nito hindi humihinto, hindi tumitigil. Para tuloy, ang dating ay tuloy-tuloy lang. Mas maganda daw yung hourglass. May simula, pero hahantong sa end. Hahantong sa katapusan. At ito nga ang paalaala ng liturhiya ng 33rd Sunday. Paghahandaan natin yung end, yung katapusan. Hindi lang yung ating individual death, katapusan ng buhay natin sa kamatayan, kundi yung katapusan ng panahon, end of times. At ito naman ay ating pinoproclaim sa Misa. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya bahagi ng ating pananampalataya, paniniwala, ang pagdating ng wakas ng panahon at muling pagbabalik ni Jesus. Kaya nga lamang po, pag pinag-uusapan nga ang tema ng end, ayun. Okay. Ang nararamdaman natin ay takot. Kasi nga naman, end katapusan, nakakatakot. Pero hindi naman lahat ng katapusan ay nakakatakot. Meron namang katapusan na gustong-gusto natin. Minsan po sa isang mall, may mama na kakaiba ang suot. May hawak na karatula, nakalagay, katapusan na, katapusan na. Nagsisisigaw yung mama. May mamaya, may isang lalaki na sumabat. Sabi niya, Manong, kinsenas pa lang, hindi pa katapusan. Kinsenas pa lang daw, hindi pa katapusan. Sabi, katapusan na, katapusan na. At pag nakakakita tayo ng gano'n, ano, para nakakatakot. Maraming ang ganyang mga propesiyang nangyari sa kasaysayan. Ano? At, pero yung katapusan yun, pinananabika natin. Dahil, naghihintay tayo ng sweldo
sa katapusan mga sweldo. At parang ganyan din ang pinapaalala, no? Meron ding biyaya ang pagdating ng katapusan. At ito nga yung ating pag-uusapan ngayon. Pero yun nga, ang unang nararamdaman pag pinag-uusapan ang ganitong bagay ay takot. May iba nga na taranta. Pag nababanggit, naku, baka itong COVID na to, senyales na ng end. So maraming mga nagbigay ng ganyang mga pagtingin, ano? At maraming natataranta. Baka ito na yung end of the world. Siguro po ay dahil sa mga paglalarawang nababasa tayo sa banal na kasulatan, ano? At kasama na yung ating napakinggang ebanghelyo ngayon from the chapter 12 of the 13 of the Gospel of Mark. Isa sa mga apocalyptic literature sa banal na kasulatan. Ano yung bang nagbibigay ng propesiya ng mangyayari pagdating ng panahon? Pag binasa natin talaga at pinakinggan, medyo nakakatakot, ano? Sa mga araw na yon, magdidilim ang araw, hindi malalaglag ang buwan, ang magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Para nakakatakot, ano? Kaya hinighlight ko yung mga nakakatakot na salita. Magdidilim, malalaglag. Kakatakot to, baka malaglagan tayo, ano? Mayayanig. Pag inunawa natin ng literal ang mga apocalyptic images, talagang matataranta ka. Nakakatakot talaga, no? Pero may nais lang pong ipahiwatig ang manunulat ng ebanghelyo. Lalo tigit itong binasa natin ngayon. Nais lang ilarawan ng manunulat na hahantong talaga ang lahat sa katapusan. The gospel reminds us that the universe has an end. Paano, Father, bakit po yung sinabi na yan ay pagpapaalala ng katapusan? Magdidilim, malalaglag, mayayanig. Bakit naman ito'y larawan ng katapusan? Dahil yan po ang kabaliktaran ng nangyari ng simula ng daigdig. Ang tinutukoy natin ay ang Genesis 1 verse 14, kung paano nilikha ng Diyos ang daigdig. Ayan. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng tanglaw upang paghiwalayin ang araw at gabi. Kaya gumawa ang Diyos ng dalawang malaking tanglaw at gumawa rin siya ng bituin. At ito ang naging simula ng mundo. Ang larawan ay tanglaw, araw, buwan, bituin. At yun nga ang nangyari. Nagsimula sa paglalagay ng mga tanglaw. At kung iuugnay natin ngayon, parang baliktad nung nangyari sa Genesis, yung tanglaw mawawala, hindi naliliwanag, yung mga bituin malalaglag. This is an image of the old creation coming to a close. Kaya ang inilalarawan sa atin ng ebanghelyo ngayon, talagang hahantong ang lahat sa katapusan. Nagkaroon ng tanglaw, mga bituin, pero mawawala, hindi na magliliwanag. Larawan na hahantong ang lahat sa katapusan. Pero yun nga po,
nakatuon na lang tayo dun sa mga apocalyptic images. Kaya tuloy, natataranta tayo pag pinag-uusapan ang katapusan. Pero parang sweldo din, ano po? Yung katapusan ay may biyaya. Pero tayo nakatuon dun sa malalaglag, magdidilim, hindi sisikat, mayayanig. Doon nakatuon yung pansin natin. Pero pag binasa naman natin yung pagpapatuloy ng gospel natin ngayon, hindi pala merong sweldo, kumbaga, sa katapusan. Dahil sa verse 26 ng ating gospel ngayon. Yan. Makikita ang anak ng tao sa alapaap, dumarating na may kapangyarihan sa kalawakan. So yung ating pansin, nakatuon dun sa mga destruction. Magdidilim, malalaglag, mayayanig, nakakatakot. Kaya tuloy, nawala na yung pansin natin dun sa verse 26. Darating yung anak ng tao. O hindi po ba ito yung ating hinihiling? Pag-advent, ito yung kinakanta natin. Halina, Jesus. Halina, dumating ka na po. Maranatha. Ito yung gusto natin na dumating na ang Panginoon. At sa verse na susunod, at susuguin niya ang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. O yan yung tuon ng apocalyptic image na to. Hindi lang darating, titipunin pa ang mga hinirang. Eh, hindi po ba ito ang gusto din natin? Pag tayo may kapitbahay na chismosa, sana umalis na yung chismosang yan. Ayaw na natin ng mga chismosa, ayaw natin ng mga korap, ayaw natin ng mga nagnanakaw sa kabangyaman ng bayan, ayaw natin ng mga mamamatay tao. O hindi ba yan yung gusto natin? Hindi ba ganyan yung daigdig na gusto natin na ang kasama natin ay mga hinirang ng Diyos? Eh, hindi ba yan yung inaasam natin? Sabi nga po, may dagdag pa pala yung mga readings natin ngayon, Ganon din yung ating first reading from the book of the prophet Daniel. May mga dagdag pang larawan ng mangyayari sa end of times, end of the world. Sa end times, sabi nga. Sa first reading natin ngayon, ganda rin, ayan. Yan pala muna. Kaya dapat pala, hindi takot kundi pananabik. Yan yung first reading natin ngayon. Sa panahong yun, sabi ng propeta, maliligtas ang mga may pangalang nakasulat sa aklat ng Diyos. Kaya ang ganda ng mangyayari, yung mga nakasulat sa aklat ng Diyos ay maliligtas. At sino daw yung mga maliligtas dahil nakasulat sa aklat ng Diyos? Yung susunod na talata, ganda rin, no? Yung may pagkaunawa at umakay sa marami sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ganda ng larawan ng first reading. Yung nakauunawa, yung may pagkaunawa, yung nakakaunawa sa kalooban ng Diyos at umaakay sa marami sa kabutihan. Ito raw yung mga mapapabilang sa aklat ng Diyos na maliligtas. Kaya hindi ba yun yung ating inaasam?
Hindi ba yun yung ating gusto? Pag ang gulo-gulo, re-reklamo tayo, Lord, ayusin mo naman to. Tama na po, Lord. Tama na, wala na pong COVID. Wala na pong sakitan. Wala nang awayan. Eh, hindi ba yan yung gusto natin? Kaya nga po, sabi ng isang manunulat, if the thought of the end frightens us, it means that our life is not yet compatible with the life of Jesus. Nakakatakot lang talaga ito kapag yung buhay natin ay hindi tugma sa niloloob ng Diyos. Yung katapusan, nakakatakot pag ganun ang buhay natin. Kaya nga raw po, itong araw na ito ay paalaala sa atin ang paghahanda. Pero dahil nga sa mga magagandang mangyayari, parang katapusan, may sweldo, aba, dapat din nating panabikan dahil sa sweldo o biyaya na makakamta natin pagdating ng panahon. Kaya ngayong araw na ito ay nais kong pagnilaya natin, how do we prepare for the end? How do you like your life to end? Kasi nga pinag-uusapan natin ang katapusan. Paano ba pinaghahandaan yun? Kung mangyari naman, kung sakaling mangyari, do you prepare for the end? Nung isang araw po, ako'y nagmamaneho. Ako'y nagbukas ng radyo sa sakyan. Aba, kinanta yung pinatugtog yung awit ni Frank Sinatra na My Way. Medyo kinabahan ako. Kasi pag nakatutugtog yun, may namamatay eh. No? Marami na rin napatay yung awit na yon. Naalala ko nung ako'y... kaya ito daw pong awit na to, pagkaalam ko, ano, binabawal sa mga karaoke club. Bawal kantahin pag nagbibidioke. Ba, madami nang napatay ang awit na yan, ano? Kaya medyo dinervis ako nung biglang tinugtog yung My Way. At naalala ko, nung nasa parokya ako ng Kanlubang, nagkaroon kami ng program sa harap ng simbahan. Pinakanta si Father Tony Arnais, yung aking parochial vicar noon. Ang kinanta ni Father, My Way. Ako, tawanan yung mga tao. Father, baka may mamatay. Tawa naman ang tawa si Father Tony. Kumanta na nga ng My Way. Abay, di pa natatapos yung kanta ni Father, nagkagulo. Yung pong simbahan ng Kanlubang malapit sa golf course, may simbahan kung kayo pamilyar sa Kanlubang. Dahil dun sa may puno, sa may golf course, may naparaan, may nakabitin, nagbigti. Di pa, kumakanta pa lang si Father ng Wayway eh, may nagbigti. Talagang mukhang nakakatakot, kaya huwag yung kakantahin to. Ano? Siguro yung iba, alam na ang number nito sa videoke. Merong isang nabalita, merong kumanta, kinanta yung My Way, sintunado, pinagtawanan nung nandun sa table. Yung palang kumanta, may baril, binaril. Kaya marami nang napatay itong My Way na ito. Pero, ba't kaya na-associate natin yung awit na yan sa pagpatay o kamatayan? Eh siguro po ay yung unang linya, ano, ang ganda ng message yung awit, ano, kasi parang tinitingnan ng taong umaawit o kumakanta ang kanyang naging buhay. At siguro nakakaramdam na siya na katapusan, ano?
Kaya yung gusto nyo bang sampulan ko kayo ngayong umaga? Kaya, and now, the end is near. Wala namang mamamatay siguro sa atin. Mababait naman tayo lahat. And so I face the final curtain. Oh, ganda, no? Familiar tayong lahat dito. Babasahin ko na lang. Baka nga may sumpa itong kantang ito. Ano? My friend, I'll say it clear. I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Ganda, no? I've lived a life that's full. Parang binabalikan niya yung kanyang naging buhay, ano? Yung second verse, maganda rin. Regrets, I've had a few. So may mga panghihinayang din ako sa buhay ko. But then again, too few to mention. I did what I had to do. Nakakatem itong kantahin eh, ano? Pag, and so we threw without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Ganda, no? Pag parang binabalikan niya yung kanyang naging buhay. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Ganda ng awit, ano? How do you like your life to end? Do you prepare for the end? Ano bang ending ang gusto mo sa buhay mo? Parang yan yung hamon din ng pagdiriwang natin ngayon. Kapag po pinag-uusapan ang end, ang isang larawan na familiar tayo, mahilig tayo sa, ako sa sports, eh yung pag nagba-basketball, yung last 2 minutes. Ayan, yung sinisigaw ng announcer, ano? Last 2 minutes. When it comes to the last 2 minutes of the game, everything changes for the players. Pansin nga natin, ano, pag last 2 minutes na, parang nagiging intense yung laro. At talagang mahigpit ang depensa. Lalo tigit kung lamang sa laro yung kalaban, ano? Tsaka talagang may mga play na. Tuma-time out pa nga yung coach. Kasi kailangan makapuntos. At talagang parang nagpupursigi na manalo. Either you have to change your strategy to catch up so you can win the game, or you have to change your defensive strategy to keep from turning the ball to the opponents so they can win. Whatever you do, the final 2 minutes are imperative. Sa larong, hindi lang siguro sa basketball, kahit sa football, ganyan din. Ano? Pag last 2 minutes na, parang nag-iiba yung intensity ng laro. Parang maganda lang pong yung mindset ng last 2 minutes. Napakaganda rin nun. As we prepare for the end, ang ganda kasi ng mindset ng player pag naglalaro na siya sa last 2 minutes. At maganda rin itong mindset sana para sa atin. Ano? Nais kong tukuyin yung ilang mindset. When you get the 2 minute warning, you know you have one final opportunity to win the game. Yan ang mindset ng mga player pag last 2 minutes na. Oh, huling pagkakataon na to.
So you make every play count. You make everything count in the final 2 minutes of the game. Okay lang, makascore tayo, ha? Ganda ng mindset ng last 2 minutes ng basketball. Pumuntos tayo, ha? Ganito rin ba yung mindset natin? Kasi nga, hindi natin alam. Ganyan din ba yung mindset pag pinag-uusapan yung end of times? Last chance na natin to. Kailangan makascore tayo para manalo tayo. Ganda ng ganung mindset, ano? Second mindset ng isang player pag last 2 minutes. In the last 2 minutes, tumatime out yung coach and the players talk to the coach, listen to the coach, and implement his plan. So in the last 2 minutes, every person must exactly do what the coach says. Kaya, pansin nyo, no? Ang maganda rin dito sa larong basketball, pinapractice na nila yung last 2 minutes play nila sa practice. Kaya dito sa last 2 minutes, they do exactly what the coach tells them. At yung ginagawa mo na ayaw ng coach, hindi mo na ginagawa pag final play, last 2 minutes. Ganda rin itong mindset na ganito as we prepare for the end. Aba, last chance mo na. Sundin mo na yung sinasabi ni coach. Huwag mo na gawin yung gusto mong gawin. At sa pananampalataya natin, may coach tayo. Pero last minute na hindi pa rin natin ginagawa. At yung huling mindset ng last 2 minutes, in the final 2 minutes, play like there is no tomorrow. Kita mo yan sa mga players pag last 2 minutes, ang famous dyan yung Hinebra. Ano, talagang never say die. May isang laban nga ang Hinebra, lamang ng lima. Last 2 minutes na lang, lamang yung lima, ng lima yung kalaban. Aba, to mime out si Jawo noon. At sa pagka-time out na yun, gumawa ng plano. Humigpit ang depensa. Tapos dalawang magkasunod na tres. Nanalo pa. Nakashoot pa. Ganda ng mindset, ano? In the final 2 minutes, you do not hold anything back. Hindi ka na nag-aalinlangan. Because you know you must win the game. So you give everything you can. Binibigay mo na yung lahat. Kasi last 2 minutes na. Ganda ng mindset ng last 2 minutes para ipalalahanan din tayo ngayon. Baka binibigyan ka pa ng Diyos ng huling pagkakataon para makapuntos. Huwag mo nang sayangin. And do exactly what the coach is telling us. Last minute pa rin. Sablay ka pa rin doon. And play like there is no tomorrow. Bigay mo na yung lahat. Last 2 minutes na. Doon sa isa pang verse ng awit na My Way, ganda rin ang I've loved and cried. Nagmahal ako, nag-enjoy ako, umiyak ako. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no. Oh no, not me. I did it
God's way. Talagang hindi mapigilan ni Father na hindi kumanta. Mga kapatid, ito yung paalala ng as we reflect on the end of times. Ito yung paalaala ng linggong ito. Ano? Baka hindi ka pa nakakapuntos. Baka behind ka sa points. At ngayon nga pong pumapasok ang simbahan sa stewardship program. Ngayong buwan ito, ang tema ng stewardship ay pagiging bukas palad. Baka gusto mong pumuntos. Ang isang paraan ay ang maging bukas palad. May mga tanong po para sa pagninilay natin ngayong linggong ito. Yan yung unang tanong. Kung may katapusan, paano mo ito pinaghahandaan? Oh, magandang pagnilayan natin to. Pinaghahandaan mo ba? Do you prepare for the end? At pangalawa, sige, Benedict, yung paano ko isinasabuhay ang daan ng pagiging bukas palad? Ang isang pinakamagandang paraan na makapuntos, generosity. Kaya yung pangalawang tanong, paano ko sinasabuhay ito para makapuntos ako habang ako'y naghahanda sa katapusan? Naway sa linggong ito, paalaala din yung awit, ano? Sana we do things in God's way. Siya yung coach eh. Kaya susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon para manalo tayo sa laro ng buhay.